Kamusta mga kumare? For today's video, may bagong update na naman tayo dito sa Abot Kamay na Pangarap, July 13, 2023, full summary episode. Alam mo, dito sa hospital namin, we provide the best healthcare services to our patients ngayon. Kung kasalanan man na lumipat ang patients nyo dito sa Eastridge para mailigtas ang buhay ni Mr. Villarica o Sanage, kasalanan ko, kasalanan na namin, pero at least matutulungan namin si Mr. Villarica. Matapang na sabi ni Lina. Paulit-ulit na lang itong ohay niyong ito ni Lina. Magtutuloy-tuloy ito. Nakakapagod na Moira. Matitigil lang ito kung may titigil. If ever na I step in myself para matigil ang gulong ito, gagawin ko. Ani Robert. At tumawag na nga itong SI Robert kay Lina para magkausap-usap na si Moira at Lina. At maiset doon agad ang pag-uusap-usap. Dumating din agad si Lina kung saan sila mag-uusap. Para saan ang pag-uusapan natin? Nagsumbong na naman ba itong asawa mo sa'yo at ano na namang paninira laban sakin? Tanong ni Lina. Walang paninira, Lina. Di ba totoo na inado mo ang patients namin sa Apex? Ani Moira. Is it true, Lina? Tanong ni Robert. Mrs. Villarica, welcome to Eastridge po. Bati ni Lina sa asawa ng magiging VIP patients nila. Hello, Miss Santos. Ay ma'am, kilala ko po kayo. Kayo po si Mrs. Eleanor Villarica, asawa niyo po si Mr. Timoteo Villarica, PS State Lands Premods, at siya din ang president ng South Asia and Society. Ako nga po pala si Miss Lina Santos. Derechahin na kita, Lina. Kailangan namin ang tulong niyo dito sa Eastridge dahil may medical equipment kayo na wala sa ibang hospital. Kailangan ko nang tawagin ang asawa ko, ha. Lumipat ang passion niyo dahil alam nilang matutulungan namin sila. Ang sabihin niyo, sinadya niyo yun, para masira kami, para masira ang Apex. Pagtatapang tapangan ni Moira. Alam mo Moira, di ko kasalanan kung wala kayong medical equipment para sa patient, kaya pwede ba huwag kayong magalit sa akin? Moira, ikaw ang may kasalanan. Dahil may pagkukulang ka kaya iniwan ka. Sabi ni Lina. Teka lang, are we talking about patients here o? Namemersonal ka na, it depends. Di ka naman siguro bobo para di mo maintindihan. The nerve, at i-justify mo ang pang-aagaw mo. Walang maagawan kung walang mga agaw. Alam mo Moira, yung mga naagawan, akala nila inagawan sila, pero ang totoo nun kusa silang iniwan, kusa silang nilayasan dahil marami silang pagkukulang, pang-iinis ni Lina. Ang tapang mo na ha, puputulan kita ng sungay dot pagwawala ni Moira. Moira, tumigil ka nga, nakakaiyak ka. Pananaway ni Robert, di ko nagagawing big deal about kay Mr. Villarica. Pwede ba Moira, Lina, mag-ceasefire na kayo? Kung ako ang pinagmulan ng gulo nyo, I'm sorry. Bakit di mo pagsabihan ang asawa mo dahil siya naman ang laging nauna at nagsisimula ng gulo? For so long kapag inaapi kami ng asawa mo, nananahimik lang ako, pero ngayon marunong na ko ipaglaban ang sarili ko at ang anak ko na anak mo. Now if you want the root, posible kailangan na sa kanya man galing. Ani Lina, tingnan mo kung paano niya ko baliktaran at suruan. Moira, huwag kang ang pa-victim, di sa'yo bagay. Mas lalo di bagay sa'yo ang maganda mong damit tapos best mood ka naman. Ani Moira. Moira, please, for once, pananaway ni Robert. Para sa mga anak natin, kay Zoe at kay Annaline. Alam kong malabo na kayong magkabati. Please Moira, pakiusap ni Robert. At para patunayan ko sa inyo na wala kaming hinhabol na inyo ni Annaline, pumapayag na po sa kagandwaang ito. Makikihandshake sana si Moira, kaya lang di tinuloy ni Lina. Kundi ang ginawa niya ito. Alam mo Moira, kailangan mo munang patunayan sa akin na Senador Sirka sa mga sinsabi mo. Huwag mo kong daanan sa handshake. Itigil niyo na ang pag-aaway na ta. Di ka na kami makikialam sa iyo at kay Annaline. Huwag mo na rin kaming pakialaman ni Zoe at Moira. Ngayon kung wala na kayong sasabihin, aalis na po. O di ba Robert, kung paano niya kung bastusan sa harapan mo? Tumigil ka na Moira, di ka naman binstos. Huwag kang ang sensitive, sabi ni Robert. Napahiya tuloy si Moira. Hari, malapit na grand alumni namin, ipakilala kita sa mga kaibigan ko para mag-residency ka na rin. Gayahin mo si Annaline. Annaline, pwede mo ba akong samahan mag-dinner? Ani Harry, di pa ko tapos sa duty ko eh. Miss Tanyag, bati ni Dr. Linden. Tapos na kong linisin sasakyan mo, sabi Zoe. Di ka pa tapos dahil sa labas marumi pa. Sabi ni Linden kay Zoe, kaya walang nagawa SI Zoe kundi linisin pa rin ang labas ng sasakyan ni Doc Linden. Dito muna tayo kay Legesel. Talaga ba pinagkasundo kayo ni Ube?
siguro sawang-sawa na siguro si Ubeng. Pero alam mo, Ma'am Jessel, alam ko naman na pagkukunwari lang iyon ni Moira Dot, mas maniniwala pa ako na magkakaslo kaysa mani walang nakipagkasando siya sa akin. Oo, ginawa lang niya iyon dahil nandun si RJ. Naku, wag lang niya talaga akong simulan. Kahit pagtapak sa pinakahinliliit ng pako. Bakit anong gagawin mo, Lynn, at aapakan mo rin ang panya? Tatadyakan ko po siya, Ma'am Jessel. Very good, you're a past learner, ha? Sabay halakhak ng Ma'am Jessel. Nakakagawa din itong mga manliligaw ni Annalyn na si Harry at Nico dahil nagkasabay pa na nag-aya mag-dinner kay Annalyn, kaya para wala ng gulo nagsama-sama na lang silang kumain. Hanggang dito muna ang update natin ngayon, mga kumare at kumpare, hanggang sa bukas. Don't forget to like, comment, follow and subscribe to my channel. Salamat po.